So ayun guys, welcome back. And previously ang natakal natin is kung paano naglalagay ng mga CSS doon sa ating HTML elements, diba? So merong 3 ways sa paglalagay niya. Review lang tayo. First is yung external CSS. So may another file ka na, file extension na .css. So i-import mo siya. What I mean is ilalagay mo siya dun sa part na head, yung sa may style, then yung link ng inyong .css file. So internal is yung nandun mismo sa style na pag-aralan natin previously. So yung inline naman is within that line. So kung anong element yung ginagamitan mo, one of the example is parang ganito. So si element, bibigyan mo attribute na style, then define mo kung anong gusto mo style para dun sa content niya. So okay, ang next topic naman natin after nun is medyo malawak-lawak, kasi dito na nga papasok yung tinatawag nating CSS colors. So CSS colors are specified with predefined color names or with RGB, hex, HSL, RGBA, or HSLA values. So yung CSS colors daw, sa madaling salita, may different ways yan ng pagpapalabas, or ayun nga, iba't ibang ways kung paano natin siya mapapakita sa browser natin or may insert sa ating mga HTML element. So kung ano yun, itatakil natin siya. Or kung hindi nyo pa familiar yung mga words na yan, ayan, dito nyo mapag-aaralan. So okay, first things first, ang CSS daw ay nagsusupport ng 140 standard color name. So ayan is parang predefined na mga pangalan nila, which is ito. Ito yung site niya kung gusto niyo i-browse. Mostly ng lesson natin dito natin kinukuha, although nakakompile naman yung sa atin or kung ano yung mahalaga. But anyway, please take a look at it. So ito daw is Alice Blue, tong color na to. So ito yung kanyang color name. Then ito po yung kanyang hexadecimal value, parang hexadecimal color name. So kaya siya tinawag na hex. So mabilis na ano lang to na paliwanag. May mas broad na explanation pa naman sa mga yan. So mapapansin nyo yung black, yan, ang kanyang hex is, tinan nyo, puro 0. So kung gusto mo siyang isort as hex value naman, ito naman siya. Ayun yung hex value, din yung black. Sinort lang natin kasi ang hex value, kung mapapansin nyo rin, ganyan. Then sumunod 80, 8B. So CD, FF, 64. Okay, kung ano-ano yung mga yun, mag-aaralan natin. But anyway, yan yung mga sinusupport ng ating mga browser daw. 140 color names. So pwede nyo siyang gamitin kay Sublime. Kumbaga, pag kinode nyo, di ba, color red, instead of sasabihin nyo is parang ganito, ang part na to is sasabihin nyo agad red na siya. So ma-distinguish na siya agad na red yung gusto nyo palabasin. Okay, so previously na-try na natin to, yung background color, which is parang ito lang siya. So by heading ka na gusto mo lagyan ng background color na blue, then igit na mo. So saan ba ito nakasave? Sa CSS yata. So medyo marami kasi yung files eh. So yun, lesson 4. Yan. Ito lang sa background color, papalitan mo lang yung background niya. So pinakita lang dito kung paano. So kung mapapansin nyo din, itong word na to, kadalasan yung makikita yan sa mga programmers, ginagamit nila parang dummy text. So lorem ipsum dollars sit, hindi ko na rin kasi alam basahin. So pag sinerge nyo ang lorem ipsum, yan, lorem ipsum is simply dummy text of the printing typesetting industry. So ala lang, to simulate words, parang ganon, mga Latin words, para humaba, diba? Hindi ka na mag-iisip ng paragraph na ilalagay mo. So parang ganito siya, may Latin words ka, so then may karampatan siyang translation, which is ito pala. Then sa iba, itong binuksan kong site, yung lipsum.com. So ito is pwede ka mag-generate ng lorem ipsum. So kung gusto mag-generate ng one paragraph, ay, ba't ganun? Mag one paragraph na lorem ipsum, ganyan, pindutin ko lang to. So mag-generate na siya automatically ng isang paragraph. So
pwede ko siya ilagay sa program ko, diba? Hindi na ako mag-iisip ng mga itatype ko. Then, kung gusto kong lagyan ng style, ay lagyan ng, yun nga, style or color, ay background color. Kasi yun yung ano natin. So, sabi ko nga, pwedeng nare-recognize ni Sublime yung mga ganitong name. Tomato, kasi nandito siya sa, valid siya dito. Ayan o, tomato. Kung mapansin nyo, or kung gusto kong gamitin is ito, teasel, or seashell. So, seashell. Ay, ba't yung wala? Payata ako dun. Seashell. Yun. So, small letter lang. So, okay. Try natin iyan. Try natin i-refresh. So, yan, lumabas na yung background color nitong ating generate na lorem ipsum. Yan, words as a seashell. Diba? Medyo ang ganda niya. Maganda siya as a background color. So, yun na nga yung example. Then, text color naman is iyon, yung parang this is a paragraph na yun. Kung gusto nyo baguhin yung text color nito, actually, pwede naman kasing background color, tapos palitan mo rin text color. So, ang text color is, di ba, kung maalala nyo, color lang. Ibig sabihin, papalitan mo yung color ng content. So, text color. Meanwhile, background color yung background niya. So, alam nyo naman na siguro yun. Siguro, ang maganda dyan, gawin natin, anong kulay ba to? Black. So, gawin natin kakaiba yung medyo. Ito, purple or Rebecca purple. So, Rebecca purple. Try ko kung meron kay Rebecca purples. Yan, na-recognize niya. Na-recognize si Sublime natin. So, wag nyo palang kakalimutan guys yung tinuro ko na view syntax HTML or view syntax CSS kung anong kine-create nyo na file. Okay, so papakita ko lang, refresh ko lang ito. Yan, naging anong name yan? Rebecca purple na po yung ano niya, color. Yung text color niya, then yung kanyang background naman po is, ayan, seashell. Okay. So, pwede rin naman po natin palitan si border color. So, ano ba yung border color na yan? Di ba mayroong kang element? Which is, eto, tong element na to. Si element kasi, technically, ang default color niya, white, di ba? Di mo nakikita yung background ay yung border color niya, pero may border color yan. Like, etong part na to, meron yan. So, di natin nakikita. So, paano siya pinapalitan? Okay. So, pwede ka mag-style daw ng ganito. So, ito na lang siguro itong lorem ipsum natin. Diba pag nalagay pa tayo ng additional style, huwag natin kakalimutan ang pinakamalaga sa mga programmers, ang kalaban nila. Yan, semicolon at kakampi. So, yan, excuse me. Bali, dito naman po sa border color, kung paano natin siya, type mo lang is border, enter. So, meron kang pagpiplayan. One is, kung gaano kakapal yung border mo. Yung 2px na yan, ibig sabihin, 2 pixel yung kapal nung yan, yung border na yan, itong part na to, yung inaano na mouse ko, yan. 2px yan. So, try natin gawing 3px. Diba? Then, 3px, tapos, pwede mo daw idugtong itong part na to, solid. So, ano ba yung sabihin ng solid na yan? Solid, guys, is yung border mo is solid. So, meron kang pagpipilian dyan ng mga dotted, then dash line, and etc. So, kung makikita nyo, solid siya, diba? Walang putol yung border niya. And try nating violet yung ano niya, yung kanyang color. So, pwede siyang isang yan. Kung i-code nyo siya isang diretsyong ganyan, mas okay daw. So, save ko lang. Try kong i-refresh kung totoo ba yung sinasabi ko. So, ayan. Makikita nyo na bago na yung kanyang medyo naging kaaya-aya na yung kaaya-aya na siyang tignan. Meron siyang border color na violet, which is ang kapal niya is 3 pixel. Then, ang color nito is ano yan? Rebecca purple. Then, meron siyang background na seashell. Okay.
So, the next one po natin is, pinapaspasan ko lang yung discussion kasi mahalaga dito is makita nyo kung paano sila pinapalabas yung mga color. So, sa CSS nga daw, pwede mong i-define yung mga colors na yan using RGB values, hex values. Ano ba yung mga sinasabi niya? Okay, una, isa-isa natin. The following three div elements have their background color set with RGB, hex, and HSL values. So, ito daw, meron ka daw mga tatlong element na may magkakaibang background at ito yung mga background nila. Okay? So, yan. Then, ito naman daw is another dalawang element din na may magkaibang value daw yung ng background nila. Pero kung mapapansin nyo, diba, pare-pares lang sila ng color. So, paano nangyari yun? Diba? Kung paano nangyari yun, try nating ipakita muna sa example. But, papakita ko lang. So, dito sa example natin, itong, this is a heading, di ba, color blue. So, papalitan ko yung color blue na yan using itong given example, which is ito. Ito daw part na to. Itong RGB, etc., etc. So, yan. Papakita ko lang sa inyo. So, instead of blue, ito yung i-insert ko. Okay, gets naman natin, background color. So, the next one is, ito naman, itong part naman na to. Second, ano niya, what I mean is second color para sa kanya. Okay, yan. Sobra pa, then, I think background color dapat para pare-pares nyo makita. So, the next one naman po is, ikakopy ko lang din, itong part na to, HSL. Okay, copy lang. Tanggalin ang settings na yan. So, yan. So, save ko lang. Dito, ang sa unang element ko, na sa heading ko, naglagay ako ng background color, which is ito. Itong, naglagay ako ng RGB din, may value tatlo. Okay? So, next one is, naglagay naman ako ng may hashtag. Wala yan. So, may value, may hashtag, tapos merong FF6347, kung ano yun, later ulit. So, then last one is merong HSL, then may tatlo ring value. Okay, then may percentage yung dalawa. Okay, anong magiging itsura niyan dun sa ating project or dun sa ating HTML code? Yan. Kung mapapansin nyo, yun palang tatlong yun na pagde-define ng color na yun, yung pagpapalit ng background color na yun, is pare-pares lang ng kulay. Mind you guys, pare-pares lang yan. Kahit i-zoom in nyo pa. So, may parang nagkaroon lang ng tag dito, optical illusion dito sa last paragraph or last division natin, which is kasi dark yung color nung iba yung color ng text, then meron ka pang border. But anyway, same lang po silang color sila. Ito pa lang mga to is yung magpapalabas ng kulay is maaaring mangyari using different ways. So ito na yung sinasabi ko kanina pa lang. So kung gusto palabasin yung ganyang kulay, pwedeng itong part na to. Kung ganyang kulay, then pwede rin ito. Kung ganyang kulay, then pwede rin naman ito. So, yan yung pag-aaralan natin kung ano yung differences between ng mga yan or kung paano ba sila. Okay, close ko yan para isa na lang matira. Move on tayo dito sa tinatawag na RGB color values. So, yung nakikita nyong mga tawag dito, colors kanina, I mean values. Sabi dito, in CSS, a color can be specified as an RGB value using this formula. So, ito yung ginagamit doon na formula. Wow, may formula, parang mathematics. But anyway, meron kang RGB na word. RGB. So, RGB stands for, ito na. Magbibigay ka daw ng tatlong value sa loob. Nanghingi siya ng parameters, which is three values yung loob. So, naka-open and close parenthesis. Ano yung tatlong value na yun? One is yung first doon is yung red, green, next is blue. So, kaya siya tinawag na RGB kasi red, green, blue. So, alam ko ang traditional na nakikita nyong ito, RGB lights.
So yan, 'di ba? Medyo familiar tayo diyan sa mga RGB lights. So red, green, blue pala siya. So simulate nung tatlo, kaya nagkakaroon ng iba't ibang kulay. So, kumbaga, binabago-bago natin yung kulay ng tatlo, yung value ng tatlo, para makapag-produce tayo ng isang kulay. So, ganun pala siya. So, sabi dito, each parameter defines the intensity of the color with a value between 0 to 255. So, pwede mong ilagay yung value dun sa loob. Eto, maximum po is 255, then minimum po is 0. So, pwede itong 0, 0, 0, pwedeng 255, 255, 255. So, para makapagpalabas kayo ng color. So, kumbaga para siyang ganito, 255 red, 255 green, 255 blue. Okay, pwedeng 255 red, 0 green, 0 blue. So, try kong ipakita yun later. So, basahin ko lang muna to. This means that there are 256 times 256 times 256. Bakit 256? Kasi between 0 to 255, diba? So, count mo yung 0 as 1, 2, plus 255. So, meron kang range na 256. So, pwede kang makapag-rate ng, 16,777,216 possible colors. Ang kadalasan na makikita nyo to is sa mga product na gumagamit ng RGB values, sinasabi nila na itong product namin is nakakapag-produce ng ganitong value of possible colors, kasi nga ang gamit nila, di ba, RGB. So possible combination ng RGB is 256 times 256 times 256, kasi pwede ka maglagay ng 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255, pwedeng 001, 002, 003, 004, and so on and so forth hanggang 256, 256, 256, ay 255, 255, 255. So ayan, okay, for example daw, 25500 is displayed as red because red is set as the highest value and the other two, green and blue, is 0. So, paano niya nasabing red? So, kasi kung isi-zero ko yung green at blue value, which is itong green and blue value, save ko, technically, ang lalabas dyan, red. Kapag ka naman, i-high ko naman yung green, technically, ang lalabas dyan, alam niyo na, green. Then, kapag ka naman i-high ko yung value nung blue, technically, ang lalabas dyan is blue. So, nag-gets nyo na kung paano sila. Siyempre, kapag ka tatlong zero, alam nyo na yun, black. So, kapag lahat pala, 255, wild guess. So, yun, tama kayo, white. So, white ang magiging value kapag ka naka-high po silang tatlo. So, naka-255. So, kaya ka nakapag-produce ng color kasi nagbabago-bago ka ng intensity ng each individual. So, pwede mo naman kasing sabihin, hindi lang naman 255 yung pwede mo i-code. Pwede ka mag-code ng 124, 123, 122. Ayan. So, save. Refresh. So, yun yung kulay nung kinode ko pala. So, medyo more or less, that's gray. If I'm not mistaken. Parang mali. But anyway, to display black, ito, diniscuss ko. To display white, diniscuss ko na rin. I-high mo lahat ng color. So, yun na po siya, si RGB. Ito yung mga possible, sinisipon. So, ito po yung mga possible combination and mapaproduce nyo ng mga colors. So, pag red, ito, blue, i-high mo yung blue. Ito, di ko alam kung anong kulay ito. So, ito, more or less pink. Ito, medyo green or sea green, light green, or etc. So, ito is parang crimson yellow. Or yan. So, ito is mahina ako sa kulay eh. So, ito is medyo purple na purple. Tama ba? So, or lavender. But anyway, kung sa shades of gray naman, may tinatawag na shades of gray. So, ngayon, hindi po siya yung dyan po ba nakuha yung 50 shades of yan, gray. Hindi ko alam. But ito po yung shades ng gray niya. So, kung gusto mo medyo dark na gray, ganyan. Medyo slightly dark. Balance. Medyo light, dark. So, I mean light. So, medyo light na light. So, pinaka-light. Parang ganun. So, yan lang po yung kanyang RGB values. Actually, sa RGB value niya, guys, paano ba? RGB
color. Meron kasing combination simulator akong na encounter. So ito siya. So pwede mo dito sa part sa i-adjust yung value ng red 57, value ng green which is ito 155, value ng blue. So ito yung value na sinet ko. So ito po yung kulay niya. Okay? So ito yung na-produce kong color using this combination. So ito naman tong combination na to. So pwede nyo i-simulate kung anong trip yung kulay or yan. Kayo na magtantya-tantya. Or you can use this or other site na pang color simulator. RGB values. So mapansin nyo ito yung RGB. So ito discuss natin susunod. Discuss din natin sa susunod. So ito is guys equivalent lang nila silang tatlo which is itong color. Diba? Medyo nakaka-catch up na tayo kung paano sila palabasin. So, the next one is yung RGBA na yan. Ano ba yung RGBA na yan? So, RGBA color values are an extension of RGB color values. So, meron lang dinagdag na isa. Which is yung alpha channel which specifies the opacity for a color. Okay? So, instead of 3 parameters, RGB, nagkaroon ka ng E which is yung acronym niya. Alpha. So, the alpha parameter is a number between 0.0. Kung gusto mo daw makapagkagawa ng fully transparent, then 1.0 kung not transparent at all. Para lang siyang ano, or 0.0 to 1.0, then yung 0.0 is the fully transparent, tapos yung meanwhile yung sagad yung 1.0 hindi transparent. So kung mapapansin nyo dito 0 transparent siya, yung nakikita nyo ganyan diba transparent yan, so hindi nyo nakikita. So ito naman yung parang paano ba to, parang opacity kung sabihin natin. So ito is medyo 0.2, nakikita mo na yung color kasi medyo hindi na siya transparent. Diba? So, ito additional 0.4, 0.6, pa dark na siya, pa dark. Sa 1, kung anong kulay na red, yun yung mapaproduce niya kasi, diba? Inano lang natin siya. Transparent lang naman natin siya dito. Kung hindi kayo niniwala sa akin, try natin. So, RGBA. Then, try ko yung 0. Percentage ba yun? So, I guess not. Yan, naging transparent siya kasi sabi ko nga igawin natin transparent, yung transparency is fully transparent. What if 0.5 kalahati? Sabi nga niya is ang value niyan is from 0 to 1. So in between pwede kang maglagay, wag lang lalagpas doon or magiging negative. Ma-recognize. Paano kapag ka namali ka, naging ni-negative mo? So ano magiging itsura niya? So wala. Ibig sabihin hindi niya recognize yung color mo. So ayan. Itong 0.5 yan. Mapapansin nyo. 255. Para maniwala kayo. 25500. So yan. Yan po yung kanyang value. Or yung itsura niya. With regards dun sa transparency. Or dun sa alpha natin. Okay. Ano naman yung nakikita natin kanina. Napakadami-daming. May letter pa. May number na may letter pa. So. Ang tawag dun guys is hexadecimal color. So it specified specified with yun nga yung hashtag una daw, then yung unang dalawang nakasulat doon is RR which is red, so GG value ng green, BB value ng blue. With regards doon sa hexadecimal integers specified the components of the color. Okay, so ganito kasi siya sa CSS, pwede siyang i-define na ganito, di ba? So, yung RR, yung GG, yung BB, pwede nyo palit-palitan. Diba? Parang RGB lang din, although dalawa-dalawa siya. Pero, ang ginagamit natin dito is hexadecimal. Okay? Okay, try natin dito. So, FF. So, etong part na to, guys, FF. Yan. Sabi diyan is magdi-display ka ng red kasi yung red yung nakaset sa highest value. Parang ginawa mo lang 255. So, parang ganun siya. So, and the other two, green and blue, is nakaset sa 00.
So, tulad ng simulation kanina, meanwhile kapag yung NFF mo yung eto, is magdi-display ka naman ng green. And the last one is kapag ito yung NFF mo, yung ginawa mong FF, magdi-display ka naman ng blue. So, kapag gusto mong i-block, zero mo lahat. Kapag gusto mong i-white, FFF nga daw, di ba? So, ayan. So, ayan guys. Wait, check ko lang kung gaano nakahaba. So, okay. Okay pa. So, ano ba yung FF na yan? Bakit sinasabi ni Sir FF, eh, 255 kanina. Then, dito naman, 255 to ginawang FF. Ginawang FF yung 255 din. So, ano nga ba yung FF na yan? Kaya nga siya tinawag na hexadecimal kasi yung mga, ito kasi is nakadecimal to. Meanwhile, meron ka tinatawag na hexadecimal. So, try ko lang gamitin to. Sinearch ko lang sa Google, hexadecimal to decimal. Ibig sabihin nito is, yung mga decimal, gagawin kong hexadecimal. So, familiar kayo sa mga number system, meron tayong tinatawag na binary. So, decimal, octa, hexadecimal, and iba pang number system. Base 32, base 64. So, ito yung isa doon. Pwede, yung decimal, guys, sa number, pwede mo siya in-convert into hexadecimal. For example, may given kang 255 na decimal. So, pag kinonvert mo yan sa hexadecimal, ang lalabas po dyan is FF. So, yun na siya. Okay? So, kung gusto mong, guys, is yung tulad ng ginawa kong gray, 125, ilagay mo sa hexadecimal, 7D pala siya. So, parang ganito mo siya dapat i-code. So, instead, ito yun ha, papalitan ko. 7D, 7D, 7D. Bakit? So, parang ginawa ko dyan is parang ganito. 125, 125, 125. O, gawin ko tong 1 kasi naka-RGBA ako, A. So, kung i-check niya yan, at yan, same color sila, diba? So, ito is ito. I mean, itong color na to is with same dito, same value kasi siya. So, kasi nga, 125 din yung 7D na yun. 125 din yung 7D na yun. 125 din yung 7D na yun. So, kukonvert mo lang. Easy as that. Kaya pala meron kang nakikitang number. So, hindi ko naman i-discuss yung conversion nila. But, pwede nyo naman gumamit ng tables. Although, yan, vice versa, pwede mo naman kasi i-convert si hexadecimal into decimal. So, more or less, FF. Yan, FF. Ang lalabas dyan is 255. Okay. Close ko yan, close ko yan. Then, move tayo dito. Tulad sa kaninang example, meron kang shades of gray sa taas. So, yung RGB values nun, yung kaninang example, is same nitong mga to. Sa hexadecimal value. So, either of the two, pwede nyong gamitin. So, okay, move tayo ulit. CSS, HSL, and HSLA colors. So, HSL, ano ibig sabihin HSL daw? Kung meron tayong RGB, meron ka HSL, which stands for Hue po ang basa. So, saturation and lightness. So, meron ka namang, kung RGB, may RGBA, meron ka namang HSLA, which is, nilagyan din siya ng alpha channel, or yung kanyang opacity, yung transparency niya, guys, from 0 to, to 1, kanina. Okay, kung pwede mo daw siya specify sa ganitong form, HSL, nagbigay tayong example, ito. Tapos, yung unang value niya dyan is yung U. Second one is saturation, third one is lightness. Ano ba yung U na yan? U is a degree on the color wheel from 0 to 360. 0.0, 0 eh, I mean, to 360, 0 yung red. 120 yung green, then 240 yung blue. Meron kang color wheel, diba? So, color wheel, kung dinodrawing natin to nung bata tayo. Yan, kung naalala nyo, yung may color wheel theory. So, meron kang mga primary colors, then imimix mo yung sila, magkakaroon ng secondary, then the next one is magkakaroon ng tertiary. So, kung nasabi niya kanina, diba, is zero daw si red, yun daw si red. Kasi isang rotation, diba, parang 360. Nalala nyo, partition per quadrant. So, may, but anyway, medyo mathematics na siya.
So yung 120 daw guys is nandun sa green. Or kung bakit, malalaman din naman natin siya. So anyway, yung 240 niya value dun is blue. Pwede niyo naman kasi i-check to, yung U value ng mga color. So the next one is saturation. Dapat to guys is ilagay niyo ng unit or percentage siya or percent. Ang ibig sabihin ng saturation kasi is yung 0% means a shade of gray. Then 100% is the full color naman. So, kaya natin din i-discuss yung shades of gray para dito siya. So, 0 means shades of gray. Kung gaano yung shaded ng gray niya. Then, 100 naman yung full color naman niya. Okay. So, yung lightness na yan is also a percentage value. Kapag 0 mo yan, itong 0 yan, parang ano lang, brightness. 0, wala. Wala dark. So, black. Kapag finol mo yan, or 100% naman, is white. Kung makikita nyo nga sa example natin, yan. 100% yung kanyang full color, saturation. Then, 64% ang kanyang lightness. Ang ano niya, ang hue niya is 9. So, kung 9, sabi dito is 0 ang red. Di kung 9 yun, medyo malapit siya sa red. So, ayun. Medyo nagkakaroon tayo ng idea. So, ito is one of the example dun sa previous color and yung kanyang HSL values. Yan. Ayan o. Red, blue, yan, etc. Okay. So, yan yung karampatang HSL value ni sila. Then, ayun nga, same lang din naman yung application nun kung lalagyan nyo yung alpha channel, opacity. Lalagyan nyo lang transparency. Okay. Try natin i-broad discuss. So, saturation can be described as the intensity of a color. So, gaano ka-intense. So, when we say intensity, yan. Intensity, the quality or state of being intense, especially extreme degree, yan. Kung gaano yung ina-apply mong parang strength, force, energy, and feeling. The magnitude of a quantity per unit, and etc. So, hindi po siya yung intensity 1, intensity 2 sa, ano. So, although you can classify it naman siya sa may earthquake. But anyway, so yung 100% saturation is yun nga, pure color. Wag lang mahalong gray or no shades of gray. Yung 50% is 50% gray, di ba? Kaya nga tayo may shades of gray. So, but you can still see the color. Syempre, kasi 50% lang, di ba? Hindi naman natin siya siniro. Meanwhile, kapag siniro mo siya, papatungan niya ng gray yan. Completely gray. Ma-distinguish mo pa ba yung color na gusto mo i-produce kung ganun, di ba? So, ayun. Yun lang naman po sa saturation ang pagpapalabas nila. So, kung mapapansin nyo, ito. Ang binago lang sa part na to is yung hue, peak siya, 0. So, medyo red. Ay, what I mean is red talaga. So, 50% naman po yung kanyang lightness, which is yung tinatawag nga yung 0 black, 100% white. So, pinipti niya. So, yung gitna naman is yung saturation ang binago niya. So, sa 100% saturation, kung makikita nyo yan, pure red siya. Nadidistinguish mo yung color. Meanwhile, dun sa 0, nagmukha na siyang gray. Kasi, meron siyang pure gray, parang ganun. So, I know naman is in between nila, nagets nyo naman kung parang pinatong to dito, pinatong ganun. So, na pure. So, sa lightness naman, ito naman, na, fix yung U, fix yung saturation. Ang binabago niya dito is yung, ayan, yung lightness. So, kung yung lightness, ginawa niya 0, malamang, automatically, black yun. Yung lightness daw, ginawa niya 25, medyo crimson, red, maroon. So, pag ginawa mong 50, dun siya magiging katulad nito. So, red siya. Okay. So, kasi parang ano yan eh. Kapag ka, siniro mo, edi black yon, walang light. So, kung kapag winanandret mo na, pure white. Okay, no? Pure white. Hindi mo naman makikita yung color. So, eto, 90, medyo hindi mo na rin makita. So, 75, gusto mo red, hindi rin siya akma. So, eto talaga siya, 50. So, alam naman natin yon yung tinasabing shades of gray, pwede rin yung makita dito. Same lang yung value nito dun sa kanina. Which is, eto naman, shades of gray. Yeah, using dun sa pagbabago naman nung
tinatawag na lightness, yung sa dulo. Yan. Siniro niya yung hue, siniro niya yung saturation, ang binabago niya is yun. So, nakapag-produce na yung shades of gray using dun lang sa lightness. So, ayan na. Move on tayo with the next one yata. So, yun nga ang HSL value stat. Ilalagay mo lang na alpha, opacity. So, yung ito naman is yung kanyang level nung transparency. Diba? So, pag 0, transparent. Pag 1, hindi siya transparent. So, fully transparent and not transparent. Then, in between nila is, ayun. So, kanina wala tayong idea sa mga color na yan kung paano palabasin. Ngayon, meron na tayong idea. Hindi lang, basta sa RGB, which is nadagdagan pa ng hex, hexadecimal, HSL, yung hue, saturation, lightness, RGBA, yung RGB na nilagyan mo ng alpha element or alpha. So, yung HSL, yung hue, saturation, lightness na nilagyan mo ng A or yung opacity niya or alpha nga. So, yun. Pero, sa madaling salita, in either way, kahit ano po sa mga yan, pwede niyong gamitin kung magde-define kayo ng mga colors. So, I think yun lang naman lahat ng pwede niyong ways. Kung meron pa kayo ibang alam, pwede niyo naman i-search. Pero, di ba, ako lang is, mas nadalian ako dito. Yan, so itatype nyo lang yung one nilang letter. Anong trip mong kulay? So, red. Ay, di yan. Wala siyang ganyan. So, invalid yun. So, pag nirefresh mo siya, ayun na. Kung anong trip kong kulay, lumabas na. Medyo masakit nga lang sa mata. So, kaya nga ginagamit, nagagamit yung kaninang iba't ibang yun, iba't ibang ways, is defendi kasi kay developer. So, kung gusto niya magpalabas na, I mean, gusto niya standardize yung kanyang code, gusto niya lahat is naka-hexadecimal, lahat is naka-HSL, yun, pwede niyang gawing ganon. But, the color will remain na, yun, depending sa value na kanyang i-input. So, dito ang ginagawa natin is yung word lang. Kung paano pala nare-recognize ni Sublime, is ganito siya. So, ayun guys, ito lang muna para dun sa my colors and itatake naman natin sa mga susunod yung tinatawag natin mga background, if I'm not mistaken din. Tama ba? So, yan. May mga CSS backgrounds kung paano itsura ng background nila. Ito na, may opacity ulit. So, kung nagagamit natin kay HTML yung image, gagamitin din natin kay CSS. Diba? So, merong ang borders. So, separate topics natin. Kaya hindi ko masyadong diniscuss kanina. Then, merong iba't ibang style. Sabi ko nga, ang mga yan is matatakal natin sa mga susunod nating mga lessons. So, yun guys. Thank you so much for watching. Bye.